Ito na po siya ngayon. So, sobrang nahirapan na po siya maglakad. Okay, kung makikita nyo dito, ayan. Papakita ko sa inyo. So, ayan, nahirapan siya. Aring Bangis, anong masasabi mo kay Coleman? Any tips para maiwasan yung ganyang incident? So, ayan, sagutin natin itong tanong. So, si Ronnie Coleman po ay isang bodybuilder. Enhanced bodybuilder po siya. Siya po ay sobrang laki ng katawan. Ito po siya, dati. So, eto po siya dati. Okay, kung makikita nyo, sobrang lakas, sobrang laki ng katawan. At eto na po siya ngayon. So, sobrang nahirapan na po siya maglakad. Okay, kung makikita nyo dito, ayan. Papakita ko sa inyo. So, ayan, nahirapan siya. Ang masasabi ko lang dyan ay umiwas na po kayo sa steroid habang maaga pa. Para sa akin, hindi siya worth it. Eto, abuti kung kayo siya. Worth it yung ginawa niya kasi naging legend siya, sumikat siya ng gusto. Pero kung ikaw, normal na tao ka lang, ha? Sa compete-compete ka lang dito sa Pilipinas, kung barabarangay lang yung kinukumpitan mo, di ba? Hindi worth it eh. Hindi worth it. Kung ako sa inyo, stay natural na lang. Don't use steroid, okay? Kasi nakakasira talaga yan. Gaganda yung katawan mo? Oo, gaganda talaga yung katawan mo dyan. Pero yung in the long run, pag nagkaroon ka na ng anak, pamilya, hindi eh. Hindi worth it eh. So kung ako sa inyo, habang maaga pa, itigil na po natin, lalo na yung mga, meron kasi tayong mga makikita sa gym, yung malalaki yung katawan, yung talagang nag-i-steroid, tapos aalokin ka. Pag nagtanong ka dyan sa mga yan, tatanungin mo, yung ganda ng katawan mo, laki ng katawan mo, kaya lang dami mong tigyawat sa likod eh. So pag ganun po, iwasan nyo po yung mga ganun kasi yayayain po kayo mag-steroid yan. Siyempre, ikaw, as part ng mga tropa-tropa, siyempre, maaakit ka eh. Siyempre, ayaw mo magpatalo eh. Pero para sa akin, guys, real talk, hindi worth it talaga. Basta pag may nakita kayo na maraming tigyawat sa mukha, sa mga chest nila, sa likod nila, makikita nyo ang pangit eh. Dirty, sobrang dumi. Okay? Sobrang dumi po. Ang ibig sabihin kasi nyan, guys, pag lumalabas na yung mga tigyawat sa mga katawan mo, sa likod mo, sa mukha mo, lumalabas na yung tigyawat, ibig sabihin, yung kidney mo ay sobrang dumi na. Yung kaloob-looban mo, kasi hindi na kayang ipawis ng katawan mo. So, hindi niya na mailabas, nagiging tigyawat na siya. Kaya pag nakakita kayo ng mga malaking katawan, tas ang daming tigyawat, ibig sabihin niya, nag-i-steroid po yan. Delikado na po talaga yung kalagayan niya. Ito, hindi naman sa inaano ko yung mga nag-i-steroid na maraming tigyawat. Ha? Ano lang to, paalala lang po sa taong bayan. Sana po i-spread natin yung stay natural, di ba? Natural lang tayo, guys. Huwag tayo mag-i-steroid kasi masama talaga yan para sa akin. Pero kung kayo bahala, ako, nandito lang naman ako para magpaalala eh. Wala naman ako dito sa lugar ko para ipahinto talaga kayo. Hindi, bawal yan. Hindi ganun. Basta ang akin lang ay pinapaalalahanan ko lang kayo na ang pag-i-steroid ay nakadepende po yan kung talagang kailangan mo. Pero kung hindi mo talaga kailangan naman eh, huwag na. Kung dito-dito ka lang sasali, barabarangay lang dito sa mga competition sa Pilipinas, hindi worth it eh. Yung mapapanalunan mo doon, wala talaga. Walang pera dyan. Guys, walang pera. Kaya umalis na ako dyan, guys eh. Ito, no hit ha. No hit po ha. Baka may mga tamaan dyan na maraming tigyawat. No hit po sa inyo, guys. Ito, sinasabihan ko lang po na huwag nyo na po i-spread yung mga steroids sa community natin. Negative.